live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May sumiklab na namang sunog sa Maynila kung saan nasa 50 pamilya na wala ng tirahan. Naging emosyonal naman ang ilan sa mga nasunugan dahil halos wala silang naisalbang mga gamit. Isang residente at ilang bombero pa ang sugatan sa gitna ng pag-apula sa apoy. At mula po sa Binondo, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol. Mel, Vicky, Emil, hindi bababa sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Matapos magkasunog sa Gate 52, Barangay 275, sa San Nicolas District malapit sa Binondo, Maynila. Mamula po matulugan, maanuhan ng gamit, makuhaanan. Pagkain po, wala alawan sa wala yung pera ko na masunog. Napaiyak na lang ang ilang residente nang maabo ang kanilang mga bahay dahil sa sunog sa Gate 52 ng Parola Compound sa Barangay 275 sa Maynila. Si Jonathan, sunog na wallet na lang ang naabutan. May mga bahay niyo? Wala kay Bisaya lang talaga. Nasawi naman ang alagang aso ni Jessica sa sunog. Iwaso ko po, hindi na nakuha. Opo, pumasok po kasi siya ulit eh. Bago mag-alas 12 kanina, itinaas na ang sunog sa third alarm. Para mabilis na mapasok ng mga kagawad ng pamatay sunog itong lugar, binutas na nilang pader para agad silang makapenetrate sa loob. Sobrang init ngayon, ano? Sobrang init ng panahon, kaya madali talaga lumiyab ang mga bagay-bagay gaya ng mga ito, yung shanty ito. So, mga materials is easily combustible, mga highly flammable yung mga gamit natin dyan, kaya mabilis yung pagkalat. Sa initial investigation ng Bureau of Fire Protection, 50 bahay ang nasunog. May mga witnesses kasi tayo na nag-spark yung linya ng kuryente. So yun yung titignan ng investigador natin. Kabilang sa nasunugan si Luisa na 1985 pa, nakatira rito at 2 beses na nasunugan sa lugar. Pero dito pa rin mananatili. Wala po kami mapuntahan eh. Suga lang pag nandito tayo sa squatter. Nasugatan naman ng residenteng si Raisa sa noo ng tamaan ng timba. Tinry ko pong pumasok ulit sa bahay. Ibang katrin na yung kahit nakakagulo na. Sayang po kasi yung ibang gamit eh. First degree burn naman ang tinamo ng ilang bumbero. Sa updated na data ng barangay, sa ngayon umaabot na sa 75 o katumbas siya ng nasa 200 na individual ang nawalan nga ng tirahan. Ano? At ilan nga sa kanila actually, VKN, nandito na sa Pigibar Elementary School. Yun nga lang, wala pa sila dito sa ating likuran kung saan inaasahang ilalatag ang kanilang mga tent. At dahil walang katiyakan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga tirahan, nananawagan sila ng tulong, lalong-lalo na ang pagkain at matutulugan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Imbes sa Lunes, atrasado sa Mayo ang nakaschedule sanang maagang pagpapapasok sa mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Tuloy naman ang tigil pasada ng ilang jeepney group sa Lunes na makaapekto sa 13 ruta. At nakatutok si Joseph Moro. Kung mawawalan ba ng mga sasakyan sa 13 ruta sa Metro Manila, ang binabantayan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa tigil pasada ng grupong Piston at Manibela kontra sa PUV Modernization Program sa Lunes at Martes. Kabilang dyan ang mga biyaheng Navaliches, Monumento, E. Rodriguez, Cubao de Visoria at Pasig. Sa mga nag-aalala na wala silang masasakyan sa tigil pasada sa Lunes tulad dito sa Anonas, ayon sa MMDA may mga nakahanda silang libreng sakay. Pero yan ay kung may mga mahihirapang sumakay. Hindi po tayo mag-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin ngayang makaagaw ng mga grupo na hindi sasama. Dahil sila po yung mawawala ng kita. At may mga jeepney group kasing di sasali sa tigil pasada. Handa po kami magserbisyo sa darting na 15 at 16.
Hindi naman nasasabay ang tigil pasada sa nakaschedule sana ng pagpapaaga ng pasok sa mga taga-gobyerno at mga lokal na pamahalaan na 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ipinagpaliba na ang pagpapatupad dito sa May 2 pero hindi dahil sa tigil pasada ayon sa Metro Manila Council. Friday po ngayon, let's give the public more time to know that there will indeed be a shift. Ang pinaagang oras ng pasok gobyerno ay isa sa mga solusyong susubukan para ibsan ang mabigat na traffic sa Kamaynilaan. Halos kalahating milyon ng commuters sa Metro Manila ay kawanin ng gobyerno ayon sa MMDA. Imagine ninyo yung kalahating milyon na pasahero ang mababawas na kaagaw ng taga-probadong sektor sa pampublikong transportasyon. Bago nito ay inatasan ng Pangulo sa isang cabinet meeting ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mabawasan ng traffic. Kabilang sa mga mungkahi pero na desisyon ng diobra ang payagan sa EDSA bus lane, ang mga pribadong sasakyang marami namang sakay, pati mungkahing singilin ng congestion fee ang mga dadaan sa ilang piling kalye tulad ng ginagawa sa Singapore. Parang discriminatory siya. Kung sino lang po yung may kakayahan magbayad. Imagine niyo kung gagawin niyo yan sa EDSA. Sabihin po sa inyo ng mga tao, pinapaboran niyo lang yung mga milyonaryo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Malinaw ang tugon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa national roads. Huhulihin ang lahat ng lalabag simula po sa Lunes. Ikinakabahala tuloy ng mga gumagamit nito ang kanilang maaring alternatibong masasakyan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa halip na kariton, nakasabit na ngayon sa e-trike ang mga paninda ni Ernesto. Dahil dyan, mas marami na siyang lugar na napupuntahan, kaya mas marami na rin ang benta. Kung dating araw, bumibigay na sa pagod ang katawan niya dahil sa e-trike, may konti ng pahinga. Ang e-trike, ang 1 month ko is 320 lang. Pag mag-motor ka, mahirap 150 ang isang araw lang, pura lang sa kurente. Kaya nangangamba si Ernesto ngayong dilimitahan na kung saan pwede ang e-trike at e-bike. Lumilit din yung kita mo. Magkano mga, kumbaga 100%, 50% na lang. Di na makaabot sa kuta. Dagdag gastos naman ang inaalala ng mag-asawang Mario at Gloria Bantasan. Sa mahal ng pamasahe ngayon, malaking bagay ang kanilang e-trike. Tulad ng apo ko sa Roses nag-aral, biruin mo 80 pesos ang isang one-way. Tricycle. Tricycle. Samantalang nandito na to, malaking tipid. Instead na makain magamit sa pagkain o kaya sa ibang nandun sa pamasahe. Sa hirap din daw ng paghanap ng masasakyan, paano na lang sa susunod na kailangan makarating agad sa ospital? Na-emergency ako, ma'am. Madaling araw, walang masakyan. Ito, nagamit ko. Nadala ko sa ospital. O kung wala yan, ano nangyari sa akin? Pero wala nang ibibigay na palugit ang MMDA. Maghuhuli na sila simula April 15 bilang ng mga e-trike, e-bike at e-scooter, kundi pati mga pushcart, tricycle, pedicab at kuliglig na daraan sa mga national road. Pinapayagan naman ang pagtawid sa national road basta ang intensyon ay marating ang kabilang kalsada. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Wala raw isinuko sa China ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay nang talakayin niyang gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. May payo rin siya kay Pastor Apollo Kibuloy na ipinaaresto ng korte. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y kontrobersyal na gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact
of having a handshake with President Xi Jinping. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sabi niya, sa isang pag-aharap nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay President Xi. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Tinapos umano ng dating Pangulo ang pag-uusap ukol sa issue upang maiwasan ang kontrobersya. Sa isang punto, sinabi ng Pangulo na nakaranas ng pang-aapi ang Pilipinas mula sa China. Pero para sa kanya, hindi kaya ng bansa na makipag-away sa China, kaya't ginagawa umano ng mga nakaraang Pangulo ang pakikipag-usap muna. Dagdag ng dating Pangulo, binibigyan umano ng moral booster ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ikakatakot. Kung ang Amerika talaga gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war if you are interested really in defending the Philippines? Bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mouthed? Bukod sa issue sa West Philippine Sea, nagsalita rin ang Pangulo tungkol sa kanyang spiritual advisor na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest mula sa dalawang korte at arrest order mula sa Senado. Ang payo na kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. Nandiyan lang yan sa Tamayo. Mula sa GMA Regional TV One Mindanao at GMA Integrated News, Orgil Relator, nakatutok 24 oras. Inaasahang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang hanggang piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Hanggang 20 sentimo naman ang posibleng taas presyo sa gasolina.
Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, kabilang sa mga dahilan ng panibagong paggalaw ng presyo ang nagpapatuloy na gulo ng Israel at grupong Hamas sa Gaza Strip. Inatasan ng Department of Education ang mga pampublikong paaralan sa bansa na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning sa April 15 at 16. Ayon sa DepEd, iyan ay para bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral na makumpleto ang mga nakabinbin nilang takdang aralin, proyekto at iba pang requirements bago matapos ang school year. Hindi rin daw required ang mga teaching and non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan na mag-report sa kanilang workstation. Sa kabila niyan, pwede namang ituloy ang mga nakaschedule ng aktibidad ng Regional and Schools Division Offices, gaya ng Regional Athletic Association meets. Hindi sakop ng abiso ang mga pribadong paaralan, pero ayon sa DepEd, pwede pa rin naman nila itong sundin. Happy Friday, chikahan, mga kapuso! Mas challenging ang mga eksenang gagawin ng cast ng Abot Kamay na Pangarap sa kanilang upcoming episodes. At may papasok ting bagong character na gagampanan ng isang singer-actor. Yan ang ichichika ni Lars Santiago. Mala-COVID lockdown ang senaryo na mapapanood sa mga padating na episode ng Abot Kamay na Pangarap. Kaya naman hindi biro ang mga eksenang kinukunan kina Doc Annalyn at Doc Lindon na ginagampanan nina Jillian Ward at Ken Chan. Ngayon naman po, talagang may aral po ulit na about sa medical. So bumabalik po kami sa mga medical scenes, nasa ospital po ulit kami at meron pong outbreak. So makakapagbigay knowledge po ito sa kung anong pwedeng gawin natin, kung paano natin mape-prevent yung mga ganitong klaseng situations. Sa kwento, aabutan ng lockdown sa ospital sina Doc Annalyn at Doc Lindon. Dito rin papasok ang bagong karakter na ginagampanan ng singer-actor na si Ronnie Liang. Ako po si Dr. Maniago, ang medical director ng San Regado Medical Hospital. Hindi sila nakaalis dito dahil dineklara ko ho ang total lockdown ng hospital. Dream come true raw para kay Ronnie na mapasama sa Abot Kamay na Pangarap at sobrang happy raw niya dahil sa magandang pagtanggap sa kanya ng mga kasamahang artista. Parang matagal na kami magkakilala. Mabait, down to earth, approachable, friendly, accommodating. Ang bait-bait niya po, masarap siyang ka-work. Lahat po namang guest po namin ngayon, very professional and masarap po silang katrabaho. Dok! Yeah. Kanina pa kita hinanap. Kasabay ng taping para sa Abot Kamay na Pangarap, pinag-aaralan na rin ni Jill ang script ng pelikulang Pagsasamahan nila ni Ken. Dahil love story ito, tinatanong si Jill ng netizens kung paano niya iaarte ang babaeng in love gayong hindi pa siya nagkakaroon ng seryosong relasyon. Bilang tao naman po, Tito Lar, kahit wala pa po ako sa mga relationships na yan. Eh, syempre, kinilig na rin naman po ako. Na-experience ko na rin kiligin. Eh, ano naman ang masasabi ni Jill sa mga lalaking kinikilig sa kanya? Katulad ni Sparkle Star Matthew Uy, na matapang na inamin sa national TV na crush niya si Jill. Napanood ko nga po and syempre, nakaka-flatter po, nakakatuwa. And, ayun, natutuwa po ako and thank you so much. Na-meet mo na ba siya? Actually, na-meet ko po siya. Mabait po siya and I hope to work with him soon din po. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.